Ikadalawamputpitong kabanata. Nagpatuloy sa pagsasalita si Job. Sumusumpa ako sa makapangyarihan at buhay na Diyos na nagkait ng katarungan at nagdulot sa akin ng sama ng loob. Habang ako'y may hininga at pinapahintulutan niyang mabuhay, hindi ako magsasalita ng masama at kasinungalingan. Hinding-hindi ko matatanggap na tama kayo. Ipipilit ko pa rin na wala akong kasalanan hanggang sa mamatay ako. Ipaglalaban kong tama ako at hindi ako titigil. Malinis ang aking konsensya habang ako'y nabubuhay. Parusahan nawa ng Diyos ang mga kumakalaban sa akin ng parusang nararapat sa masasamang tao, sapagkat ano ang pag-asa ng taong walang takot sa Diyos kung bawiin na ng Diyos ang kanyang buhay? Didinggin kaya ng Diyos ang paghingi niya ng tulong kung dumating sa kanya ang kagipitan? Matutuwa kaya siya sa makapangyarihang Diyos? Tatawag kaya siya sa kanya sa lahat ng oras? Tuturuan ko sana kayo ng tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga pamamaraan niya. Pero alam na pala ninyo ang lahat ng ito. Kaya bakit pa kayo nagsasalita sa akin ng walang kabuluhan? Ito ang kapalaran na itinakda ng makapangyarihang Diyos sa taong masama at malupit. Kahit gaano kadami ang anak niya, mamamatay ang iba sa kanila sa digmaan. At ang iba naman ay sa gutom. Ang matitira sa kanila ay mamamatay sa sakit at walang magluluksa sa pagkamatay nila. Kahit ang kanilang mga asawa, kahit mag-ipon ng maraming pilak at damit ang masamang tao, hindi rin siya ang makikinabang nito. Ang matutuwid at walang kasalanan ang magsusuot ng kanyang mga damit at ang maghahati-hati sa kanyang mga pilak. Ang itinatayo niyang bahay ay magiging kasinrupok ng sapot ng gagamba o kaya'y silungan ng tagapagbantay sa bukid. Matutulog siyang mayaman, pero paggising niya'y wala na ang kanyang kayamanan. Darating sa kanya ang takot na parang rumaragas ang baha at tatangayin siya ng ipo-ipo pagsapit ng gabi. Tatangayin siya ng hangin na mula sa silangan at mawawala siya sa kanyang tirahan. Walang awa siyang tatangayin ito habang pinipilit niyang makatakas. May mga papalakpak at susutsot sa kanya para mangutya dahil wala na siya sa kanyang tinitirhan.